Hello mga ka-busy mind. So ito ay manual call point or MCP. So isa itong device na kapag may sunog na mangyari sa isang establishment, lapitan natin ito at i-post natin yang itim na sa gitna para mag-alarm doon sa panel. Tutunog yung mga sounder at saka bell para sa pag-inform ng mga tao na nasa loob na mayroong sunog na nangyari sa isang establishment. So isa itong device ng fire alarm system. So ang wiring connection dito, makikita natin yan sa likod. Yan, may terminal na apat. So ang type ng manual call point na ito ay isang addressable. So, malalaman natin na addressable ang isang device kasi may nakalagay dyan na loop in at saka loop out. Yung loop in, ibig sabihin yan, galing yan sa panel na cable. So, papasok dito, positive, negative. Ang loop out naman, ito ay papunta sa susunod na device. Positive, negative din. So, sa last na device dito, ay babalik na yan sa panel kung ilang device ang inilagay natin. So, yan ang addressable type ng fire alarm. Kapag conventional naman, ay sa last point, mayroon lang siya na in-of-line resistor or diode para pag-monitor sa panel na hindi mag alarm. So sa mga addressable, tandaan natin ang mga wiring connection na hindi tayo magkamali dyan kasi electronics ito sa loob. Yan. Ito ay PCB, naka soldering yung mga electronic dito sa loob. Ang function nito, para lang itong isang switch na pag pinupost natin, magbigay signal doon sa panel para mag-alarm. So yan ang gamit ng manual call point or MCP. So sa pag-reset nito, so may susi ito. Yan ang susi niya. Yan, itusok lang natin dito tapos i-twist natin kapag naka active alarm yan. So, iilaw dito sa likod yan kapag naka-active alarm yan. Yung pull, yung light na yan ay iilaw yan. So, yan ang palatandaan na naka-active alarm. So, bago natin i-reset ang panel, i-reset muna natin itong manual call point. Okay? Kung may idea ka rin sa fire alarm system, paki-share naman sa comment section para naman makatulong tayo sa mga baguhan na gustong matuto sa ganitong trabaho. Okay, bye-bye mga ka-busy mind.